Khalil TV. Vrix. Vrix. Ako at si Vrix, nasa kwarto kami, habang si Ryan ay tulog na sa kwarto niya. Nakahiga ako sa tabi ni Vrix, nakapatong ang ulo ko sa braso niya at pinaglalaroan niya ang buhok ko. Pwede bang magtanong? Itinanong ko. Paano kung hindi? Sagot niya. Napalingon ako sa kanya, pero gusto kong malaman. Si, wala akong ibang option kundi sagutin ang tanong mo. Nagpout ako, ngumiti siya at hinalikan ang labi ko. Mahilig ka sa pang-aasar sa akin, di ba? Namula ako. Pakiusap, huwag kang magalit. Sabi ko na umaasang sasagutin niya ang tanong ko. Ayoko. Bakit hindi mo hayaan na may pumunta at makita ang mga paintings mo? Ang gaganda ni Lavrix, bakit? Natatakot ako habang tinatanong siya nito. Nakatitig siya sa kisame ng ilang sandali na nakakuyom ang panga. May mga dahilan ako. Gusto ko silang makilala. Bella, can we please stop this? Sabi niya sabay upo sa kama. Umupo din ako sa tabi niya, hawak ang braso niya. Sabi ko, Vrix, alam mo lahat tungkol sa akin pero ako, wala akong alam sa iyo maliban dito na anak mo si Ryan. Wala ka ng ibang dapat malaman. Sabi niya sa galit na boses. Tumango lang ako ng dahan-dahan nang hindi nakikipagtalo, humiga ako sa kama at lumingon sa gilid ko. Bumuntong hininga siya at tinawag ako, Bella, pero hindi na ako sumagot sa halip ay hinawakan ko ng mahigpit ang duvet at pumikit. Walang sabi-sabing lumabas siya ng kwarto. Ano ba yung itinatago mo, Vrix? Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa iyong sarili? Bakit ka nagkakaganito? Hindi ko alam kung kailan siya bumalik dahil habang humahagulgol ako ay nakatulog ako. Ngunit kinaumagahan ng imulat ko ang aking mga mata ay wala na siya. Nang tanungin ko si Maria, sinabi niya na mayroon siyang mahalagang meeting, ngunit alam kong ito ay sinusubukan niyang iwasan ako. Sige, kung ayaw niyang sabihin sa akin, hindi ko na siya tatanungin. Hindi niya ako kailangang iwasan dahil doon. Nawala ako sa pag-iisip nang may tumawag sa akin na, Mommy. Tumingala ako para makita si Ryan, na naglalaro ng kanyang shield. He eyed me suspiciously. Yes, baby. What happened? You look lost. No, I am not. Yes, you are. You shouldn't lie, Mommy. It's a bad thing. Come here. Tinawag ko siya at tumakbo siya papunta sa akin, pinaupo siya sa kandungan ko, niyakap ko siya. It's nothing. You miss your yaya, don't you? Tanong niya. Tumango ako. Don't be sad, Mommy. Dad says that people who die become star and shine in the sky, then they watch us from the sky. Your yaya too must be watching you, Mommy, and if she sees you sad and crying like this, then she would too become sad. So if you want her to be happy, then you should stop being sad. I see my baby is grown up so much. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti sa kasinabi. Mommy, don't be sad, please. If you are sad, then I too become sad. I don't like the sad side of yours, it doesn't suit you. Ang batang ito ay napakabata ngunit siya ay napaka-mature. Tama siya, may mga taong kailangan ako. So you are sad now. Let me think of something, sabi ko habang umaarte na iniisip ko. Tiningnan niya ako nang may pagtataka. Napasmirk ako tapos sabi ko, the best way to make my baby happy is, tanong niya. By tickling him, sinimulan ko siyang kilitiin sa tiyan at tumawa siya ng malakas. Mommy, stop, sabi niya habang tumatawa na pilit kong pinipigilan ang mga kamay niya. You wanted to be happy, right? I didn't mean like this. Oh Jesus, sabi niya habang umiiling at pilit na lumalayo sa akin. Sa wakas nagkaroon siya ng pagkakataon at tumakas sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya sa isang magandang distansya mula sa akin na huminga ng malalim. Mommy, you are getting really naughty. Natawa ako sa kanya. Kinagabihan, noong nag-aaral si Ryan ay gumagala ako sa bahay. Pagdaan ko sa kwarto, napuno iyon ng mga painting, hindi ko na napigilan ang sarili ko at pumasok na ako. Wala akong pakialam kung makita niya ako dito. Wala siyang dapat parusahan sa akin ngayon. Pwede akong pumunta, tingnan natin kung ano ang gagawin niya mamaya. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto at pumasok. Pare-parehas lang, parehong mga painting, parehong mga larawan. Walang additional paintings. Nagtataka ako kung bakit niya iniingatan ang silid na ito. Masisira na lang niya ang lahat dito kung galit na galit siya sa kwartong ito. Nakatingin ako sa mga painting nang muling bumagsak ang mga mata ko sa drawing ng babae, ang drawing na nakita ko noong isang araw. Ang ganda-ganda talaga niya. Hinawakan ko yung drawing na wala sa picture. Si Amelia yan. Isang boses ang nagmula sa likuran ko.
Lumingon ako at nakita ko si Vrix na nakatayo na nakasandal sa pinto. Parehong nakahubad ang kanyang coat at kurbata, nakasuot siya ng dark blue na shirt na nakabalot ang mangas at ang unang dalawang butones ng kanyang kamiseta ay natanggal na nagbibigay sa akin ng view ng kanyang tan collarbones. Tinitigan ko siya ng ilang sandali. Bakit niya ito sinasabi sa akin? Siya ang nagdesisyong iwasan ako. Pumasok siya sa loob ng kwarto, at tumayo sa harapan ko habang nakatingin sa picture na may ngiti sa labi. Walang sabi-sabi ay nagpa siya akong lumabas na lang ng kwarto. Aalis na sana ako pero nang malagpasan ko si Vrix ay hinawakan niya ang wrist ko. She is my sister. Actually was. Hinawakan ni Vrix ang dewang ko at hinila ako palapit sa kanya, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi pa rin ako nasasanay na sobrang lapit niya, it feels the same every time, the unusual heartbeat. Ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat ay nagpatuloy siya sa, I love the paint. Vrix, hindi mo kailangang. Hindi pinansin ang sinasabi ko, nagpatuloy si Vrix, at gusto niyang magpinta tulad ko. Lagi kaming gumagawa ng mga paintings na magkasama. Isang araw pinagawa niya ako ng sketch niya at ito ang ginawa ko. Sobrang saya niya nung natapos ko, nilibot niya ang buong bahay namin with that sketch, showing it to everyone and told me to frame it and keep it. Ang kwartong ito, puno ng mga alaala namin ni Amelia, lahat ng mga larawan dito ay nagpapaalala sa akin, lahat ng nandito ay nagpapaalala sa kanya, ang kanyang ngiti, ang kanyang pagtawa, ang lahat ng ito ay humahantong sa isang bagay, sa gabing iyon, ang gabi nang mawala siya, nakahiga ka sa kama, lasing ako dahil ito ang araw na namatay siya. Hindi ko alam kung paano pa maiibsan ang sakit. Vrix, tawag ko sa kanya nang itago niya ang mukha niya sa leeg ko. Humiwalay ako para tignan siya, nang tignan ko ang mukha niya, nakita kong nangingilid ang mga luha niya. Vrix, ako ang may kasalanan, Bella. Kung hindi ko siya hinayaang magmaneho noong araw na iyon ay magiging maayos na ang lahat. Nabuhay sana siya. Ipinilig ko ang ulo ko sa kapinunasan ang mga luha niya. Hindi mo kasalanan, tadhana lang. Kung alam mo lang sana hindi mo siya hahayaang magmaneho ng kotse. Niyakap niya ako ng mahigpit, umiiyak sa balikat ko. Dapat niligtas ko siya, ako dapat. Vrix, please stop blaming yourself. Please. Hindi ko kaya. Humiwalay siya sa pagkakayakap at hinawakan ang magkabilang kamay ko. Bella, promise me one thing, whatever it is, whatever happened, hindi mo ako iiwan. Hindi ka lalayo sa akin. You'll always stay with me. Promise me, Bella. Naguluhan ako nung una sa mga sinasabi niya. Bakit ko siya iiwan? Pero Vrix, bakit? Ipangako mo lang sa akin. Tumango ako. I promise, Vrix, hindi kita iiwan. Hinila niya ako, nilagay ang isang kamay sa likod ng ulo ko at pinagdikit ang aming mga labi. Hinalikan ko siya pabalik at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Tinulak ako ni Vrix pabalik kaya napaupo ako sa table. Pumwesto siya sa pagitan ng mga hita ko, hinila ako palapit sa kanya. Hinatak niya ang ibabang labi ko na humihingi ng pagpasok sa loob ng bibig ko at pinagbigyan ko siya ng pag-ungol. Unti-unting naglapat ang mga labi namin sa isa't isa. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko, at ang mga butterflies sa buong tiyan ko. Sa wakas ay humiwalay na kami, pareho kaming nakahinga ng maluwag. Sabi ni Vrix sabay sandal sa noo ko, I think we should stop now, or this kiss might lead to something else. Namula ako, kinagabihan. Mommy. Bella. Mommy. Bella. Mommy, come fast, we are getting late. Bella, fast. Mommy. Bella. Si Ryan at Vrix ay patuloy na sumisigaw mula sa sala habang ako ay nasa kusina, nagsasali ng juice sa mga baso. Coming, sigaw ko pabalik. Para ngayong gabi ay nagpa siya sina Vrix at Ryan na maglaro. Hindi ko alam kung anong video game ang pinag-uusapan nilang dalawa pero gusto nilang sumama ako sa kanila. Kaya pagkatapos magbuhos ng juice, pumunta ako sa sala kung saan nakita ko ang aking baby at ang kanyang daddy dear na nakaupo sa sahig na nakasandal sa couch na may controller sa bawat kamay. Pinuntahan ko sila, inilagay ang juice sa harap nila na umupo ako sa pagitan ni Vrix at Ryan. Mommy, take this, sabi ni Ryan na binigay sa akin ang isang controller. But I don't know how to play this. Nakapout na sabi ko. Tumawa si Vrix at sinamaan ko siya ng tingin. Sabi ni Ryan, Mommy, don't worry, I am here to teach you. Sige. So, we have to make a team of two and then we have to kill the opponent team with the guns. We can buy guns from the shopping bag looking thing there on the screen. That's it, itinanong ko. Yep, and this is the shooting button, you have to shoot the person when the red dot comes in him. Tumango ako. But how are we going to team up? I mean, we are three. Itinanong ko. Don't worry about that, Mommy. You'll be in my team. Sabi ni Ryan na may malapad ng ngiti sa mukha. Sino nagsabi niyan? Tanong ni Vrix. Me, duh, sagot ni Ryan.
No, she will not be in your team, pagtatalo ni Vrix. Yes she will, she is my mommy. She will be in my team, she is my wife. But dad, you always win this game. Let her be in my team, maybe for once I can win. Napaisip si Vrix saglit sa kasinabing. You know what, you are right. Belayo can help the little boy try winning. Ako at si Ryan, sinamaan namin siya ng tingin at sabay na sabi. We will win. That we'll see, nakangiting sagot ni Vrix. Yes, bulalas ni Vrix, I won again. That's not fair dad, I was reloading my gun, pagtatalo ni Ryan. That's game little one. This was the fifth time Vrix won and me and Ryan, hindi kami nanalo kahit isang beses. One more game, sabi ni Ryan. Mommy don't worry this time mananalo tayo. Sa kabilang banda, si Vrix. Nag-smirk ako. Kawawang mga bata, sa tingin nila ay maaari silang manalo laban sa akin. Try hard both of you, pang-aasar ko. Sinamaan ako ng tingin ni Ryan. Pagtingin ko kay Bella, mukha siyang malungkot. Nagsimula na naman ang laro. Mommy we are going to be together, sabi ni Ryan kay Bella. Sige, sumagot siya. Muli ay binaril ko silang dalawa. Oh baby, your plan didn't work, sabi ko na pang-aasar kay Ryan. That was cheating Vrix, sabi ni Bella sa galit na tono. How is it cheating? Naguguluhang tanong ko. Because you. I what? You, napaisip siya saglit sa kasinabi. Because you were jumping and firing. Binigyan ko siya ng boring na tingin. That's not called cheating Bella. Don't blame me if you both are bad in this game. We are not bad, she snapped. At nagsimula na naman ang laro. Napangiti ako nang makita ang nakatutok niyang mukha. Ryan baby, you go from right and I'll go from left. Okay mommy. Kahit anong pilit nila ay hindi nila ako matatalo. Una kong pinatay si Ryan, dad. Bulalas niya nang mapatay ko siya. Tumawa ako. Mommy I am dead. You fall, sabi ko. Come on mommy, you can do it, pag-cheer ni Ryan kay Bella. Napatingin ako minsan kay Bella, para makitang nakatutok siya sa laro. Come on mommy. Kapag natalo na naman siya, malungkot na naman ang mukha niya na hindi ko gusto. Meron akong naisip. Nasayang ko ang ilan sa mga bala ko para hindi mapuntahan, habang patuloy niya akong tinatamaan, tapos nung near-reload ko ang baril ko, pinatay niya ako. Yay! Sigaw niya sa tuwa na tumatalon. I won! Ryan can you believe it? I won! Inilabas niya ang kanyang dila at ipinakita iyon sa akin. You lost! I defeated the great Vrix Adams! Binuhat niya si Ryan sa kanyang mga bisig at pinaikot-ikot sa kanya. Baby we won! Nakatitig lang ako sa kanya na may ngiti sa labi. Kung ang pagkatalo sa akin ay makapagbibigay sa kanya ng labis na kaligayahan, kung gayon handa akong matalo sa lahat ng laban. At the end of everything, gusto ko lang makita yung ngiti niya. Yes, mommy we did it, sigaw din ni Ryan sa kanya. Napailing na lang ako. Okay it's just one game, sabi ko na pilit pinapabagal sila. But you lost, sabay na sabi ng dalawa. Inilibot ko ang paningin ko. After the game, we had our dinner, then I went to our room, habang si Bella naman ay kasama si Ryan na nagkukwento sa kanya. I was doing my work, nang tumunog ang phone ko. Nakita ko ang caller ID, si Asher pala. Nagsalubong ang kilay ko, bakit siya tumatawag ng ganitong oras? Tumayo ako sa harap ng bintana habang ang isang kamay ay nasa bulsa ng sweatpant ko at sumagot nang. Yeah! Sir may problema po tayo, sabi niya sa kahuminga ng malalim. Anong problema? Sir ang lalaking iyon, si Seth ay tinutuntun namin siya ng maraming araw. Alam ko yun, ano bang problema? Sir siya ay nasa labas ng lungsod sa loob ng maraming araw, pagkatapos ng pagkamatay ni Mrs. Wilson, ngunit ngayon ay hindi ko alam kung bakit bigla-bigla, bumalik siya. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Anong ginagawa niya dito? Natuntun mo ba ang lokasyon niya dito? Itinanong ko. We are trying sir pero pinatay niya yung phone niya. Listen to me clearly Asher, do something. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo at wala akong pakialam kundi hanapin siya. I want him. Do whatever it takes but I want him. Yes sir. With that ibinaba ko na ang tawag. Bakit nandito siya ngayon? No, hindi ako papayag na mapalapit siya kay Bella. Kailangan ko siyang mahanap. He knows everything and if he tell Bella, then I am sure everything is going to be over between us and I can't let that happen. Napaka-perpekto ng lahat, hindi ko hahayaang sirain niya ito. Siya ay naging sobra para sa akin, upang mawala ngayon. Naramdaman ko ang mga kamay na pumulupot sa akin mula sa likod. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Alam ko kung sino iyon. Aking Bella. Sumandal siya sa likod ko at nagtanong.
May problema ba? Hinalikan ko ang mga kamay niya na nasa dibdib ko at umiling. Walang problema. Lumapit siya at tumayo sa font ng pag-scan sa mukha ko. Nagsisinungaling ka. Ngumiti ako, trabaho lang. Tumango siya. Tinitigan ko siya ng ilang sandali. Bakit ka nakatitig sa akin? Tanong niya. Walang sabi-sabing hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan siya. Nagulat siya sa biglaan kong pagkilos pero ayaw kong humiwalay. I kissed her passionately, parang nakasalalay ang buhay ko sa halik na iyon. Sinimulan niya akong halikan pabalik. Nang pareho na kaming hingal na hingal ay humiwalay ako. Mahal na mahal kita, Bella. Siya'y ngumiti, mahal din kita. I think I should tell her everything, bago pa maging huli ang lahat. Bella, I wanted to talk to you, kinakabahan kong sabi. Tumango siya, ano? Huminga ako ng malalim, that, I, actually. Magsasalita na sana ako nang marinig namin ang doorbell. It's late, sino kaya ito? Tanong ni Bella. I'll go and check, sabi ko. Sasama ako sa'yo, sabi niya. Tumango ako, bumaba ako, binuksan ko ang ilaw na pumunta ako sa pinto, sinusundan ako ni Bella mula sa likod. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nanlaki ang mata ko, nakatayo doon ang taong hindi ko inaasahan. Seth, narinig ko ang boses ni Bella mula sa likuran. At dito na po, nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.